ang sandalinis, kami ay ini. Sa Diyos Ama namin awang binimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay ipinagdarasal ang kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, amen, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayon po'y ating inaalala ang mahal na, ang banal na ngalan na Mahal na Birhing Maria. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, habang ayong anak na nasa damba ng krus na banal, niloob mong tanghalin si Mariang Birheng Mahal bilang ina naming lahat ayon sa kanyang kapasyahan. Ipagkaloob mong kaming nagpapaampun sa kanyang pagsanggalang ay madulutan ang lakas ng loob sa pagtawag sa kanyang ngalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig
sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutan kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Tayo ni Kristo upang mamunat totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila
at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Hesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Magandang umaga po sa inyong lahat. May tanong po ako, kapag meron kayong kapangyarihan na pumili ng makakatrabaho, pipili ho ba kayo ng tamad? Hindi naman ho, di ba? Pipili ba kayo ng pasaway? Nang hindi marunong, pipili ba kayo ng mahina? Di ba? Hindi naman. Hindi ba mas madali na pumili na lang ng marunong na at magaling na? Bakit pa natin papahirapan yung sarili natin? Pero tingnan niyo po si Jesus sa napakinggan nating ebanghelyo. Pumili siya ng 12. At kung titingnan natin, itong mga pinili niya ay hindi naman yung the best, hindi naman yung the most qualified. Alam natin na marami pa rin kahinaan yung mga pinili ni Jesus na alagad niya. Sa kabila nun, pinili pa rin sila ni Jesus. Ano pong ibig sabihin nito? Ang Diyos na tumatawag sa atin at pumipili sa atin ay gagawa ng paraan para pagindapatin tayo. Ang Diyos na pumipili sa atin, bibigyan tayo ng lakas para magawa natin yung Kanyang tawag. Ang Diyos na pumipili sa atin, bibigyan tayo ng kinakailangan nating grasya para magawa natin yung ating mga misyon. Sa madaling sabi, when God calls you, He will qualify you. Kapag pinili ka ng Diyos, kahit sa mata ng mundo, hindi ka naman uubra, wala ka namang iuubra, sa mata ng Diyos, sa puso ng Diyos, kakayanin mo dahil Siya ang magbibigay ng lakas sa iyo. At sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, tinatawag at pinipili ang bawat isa sa atin na nananarito na maging alagad at kaibigan ni Jesus. Ang maaring maging tanong natin sa Diyos, bakit ako? Kilala ko ang sarili ko. Marami akong kahinaan. Ano bang maiaambag ko? Mga kapatid, kung titingnan lang natin yung ating mga kahinaan, talagang walang mangyayari. Pero kung titingnan natin ang Diyos na pumipili sa atin at bubuksan natin yung sarili natin sa paghahanda ng Diyos, yung akala nating hindi natin kaya, ay magagawa natin, hindi dahil lamang sa sarili natin, ngunit dahil sa Diyos na hinahayaan nating kumilos sa pamamagitan ng ating mga buhay. At sasabihin ko rin po sa inyo mga kapatid, yung pagpili ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hindi aksidente. Sigurado ang Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan nag-uusap kami ng mga kaibigan kong pari, at yung isang tanong na lumabas, sabi nung isang pari, nagkakamali ba ang Diyos sa pagpili sa atin? Dahil kung minsan alam namin sa aming mga sarili na nakakagawa kami ng mali, nagkakamali ba ang Diyos sa pagpili sa amin? Nagkamali ba ang Diyos sa pagpili sa mga alagad kahit alam natin na may isang nagtaksil sa Kanya? Tayong lahat alam natin na may nagagawa tayong mali. Nagkakamali ba ang Diyos sa pagpili sa atin na maging alagad at kaibigan niya? Ang sagot po, hindi nagkakamali ang Diyos. At hindi magbabago at hindi magkakamali ang kasiguraduhan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi nagkamali at hindi magkakamali. Ang tanong ngayon, sino ang nagkakamali?
hindi ang Diyos, kung hindi tayo. Tayo po yung nagkakamali. Tayo na pumipili ng ibang Diyos bukod sa ating Diyos na poong Jesus Nazareno. Tayo po yung minsan at madalas pa nga na hindi sigurado sa Diyos na pumipili sa atin. Tayo po yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging maayos ang mundo. Kaya ang imbitasyon sa atin, mga kapatid, lalo na sa araw na ito, tulungan nawa natin yung ating mga sarili na maging tapat sa tawag ng Panginoon. Simulan natin sa pagtingin sa ating mga buhay. Tingnan natin yung ating mga pinipili. Magsumikap tayong piliin yung nais ng Diyos para sa atin. Magsumikap tayong piliin yung tama at nararapat para sa buhay natin at para sa buhay ng iba. At baunin po natin sa misang ito ang katotohanan na nais tayong na makatrabaho ng Diyos. Sigurado ang Diyos sa atin. Nawa maging sigurado din tayo sa Diyos upang tunay na magawa ng Diyos ang mabubuting bagay na nais niya para sa ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo na may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Ang itutugon po natin, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensa ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim nating ilapit sa Diyos, sa mahal na poong Jesus Nazareno, ang ating mga pasasalamat at ang ating mga kahilingan. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan na iyong bugtong na anak, siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinagpala, sumasamo
ang iyong bayan. Tanggapin iyong basbasan. Para maging salamin, maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, iniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na iki aming pasalamatan ngayong pinararangalan ng mahal na Birhing Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, kaya'y banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kayo po'y magsitayo. Sa'yo ba yun? Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at muling pag-abuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian at mga diakono. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan paindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadiyam kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang humirang at pumili sa atin. Siya ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na maingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yeah.
praise your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, Ave to the eve of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God, you're the woman Mary's your Lord is with you, and blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa hayang nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina na iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ay iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una, nagpapasalamat ako sa mahal na pong Jesus Nazareno para kay Reverend Jess Madrid. Di niyo po na itatanong, sakristan ko po yan mula grade 6 hanggang high school. Siya yung presidente ng aming parokyang sakristan. Siyempre, pag narinig mo, nakita mo yung kasama mong bata na ngayon ay magiging pari na, napakaligaya ng pakiramdam. Hindi po ba? So, malapit na siyang ordinahan bilang pare. Ang sakristan ko, ang katulong ko sa altar, doon po sa San Jose de Gagalangin, St. Joseph. Doon po siya nag-aral kasi, kaya doon po siya naging sakristan. At sinunod niya ang tawag ng Panginoon, kaya siya naririto. Dalawa na kaming magdadasal para sa mga taga-Gagalangin. Kaya, Reverend Jess, we pray for you. And thank you very much for heeding the call of God. May God bless you more. Salamat, Reverend Jess.
pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati